Una, hugasan ko po muna lahat. One by one. Para malinis. Hugasan ko siya sa umpisa. Kasi pag in-slice ko na siya, at ilagay sa baunan, hindi ko na siya hugasan. Para hindi madaling masira yung gulay. Yun po ang tips na may bibigay ko sa inyo. So, huhugasan ko muna na sila lahat. And then, isinap ko na. Ito na po yung gulay na hinugasan ko. Tapos, may nagprepare ako dito ng apat na baunan paglalagyan ko. Ayan po, guys. Ganyan po. Ito na siya, guys. Tatalupan ko na yung kalabasa. Ganito ako magtalo ng kalabasa. Ginagamitan ko ng peeler. Kasi mahirap magkasilyo eh. Kaya peeler ang ginagamit ko. Mas madali siya, guys. Para sa akin. Ayan na, guys. Malapit na siyang matapos, guys. Ayan. Tapos na yung kalabasa, guys. And then, slicing ko naman na siya ngayon. So, ang ginagawa ko, bali, cubes cut lahat. Kasi, ang mga aso ko is ano, small dog sila. So, cube cuts lahat. Ganito. And then, ganito kaliliit. So, sa preparation para ng pagkain na, ubos ng oras mo eh. So, ang gagawin natin, para makaka-save ka ng time at kung nagmamadali ka, hindi ka na mag-chop. So, ganito yung nagamay kong gawin. So, i-chop ko na siya lahat. Tapos, ilalagay ko sa fridge. Pero, ang sabi ko nga sa inyo, guys, pag hinugasan nyo na yung gulay nyo once sa lababo, pag hinugasan nyo na, after nyo i-chop, huwag nyo nang hugasan. Kasi, pag hinugasan nyo siya, may tendency masisira yung gulay. Ginawa ko na yun eh. Madali siyang masira. Kung hindi mo siya iluto the next following day, o ilalagay mo siya sa rep na hinugasan mo siya, mga 2 to 3 days sira na siya. Pero kapag yung hinugasan mo siya, na hindi pa siya nahihiwa, hindi siya madaling masira. It takes a week. It takes a week, isang linggo ganun. Kasi ang pagpiprepare ko ng pagkain nila ano, once a week sa mga gulay. Meron pa akong pwedeng ilagay dito, kaso nga lang di ako nakabili. Kangkong, ampalaya, ganun, pwede rin yun, gustong-gusto ng mga aso yun. Dahon ng malunggay, yan, gustong-gusto ng mga pure babies natin yan. Ang ginagawa ko doon, ganun din ang ginagawa ko doon, hinuhugasan ko rin muna lahat. Tapos chinachap, tapos ganito ilagay sa baunan. O, diba? Diba, guys? Mga pure mom dyan, diba? Save time. Tapos, pero guys, alam nyo ba? Ang mga gulay ngayon sa palengke, ang mamahal na. Dati itong kalabasa na to nakukuha ko lang 10 piso. Ngayon 20 na. Itong sitaw na to, dati 10 piso lang to. Ngayon 20 na rin. Lahat nagmamahal na. Ako na lang ang hindi nagmamahal. Uy, ups. Jokes lang. Nag-insert lang ako ng ano, something funny.
sagot ba, Char? Di bali, may nagmamahal sa akin. Ang tatlo kong anak. Ito yung kalabasa natin. So, ilalagay ko siya. Ganito lang siya kalilit kasi sumuldog nga yung mga aso ko. So, malilit pa. Yung mga iba, mas malilit pa dito. Ang chop nila. Pero sa akin, medyo okay-okay naman yun. Kasi, hindi naman sila ganun kalit. Ang si Wookie ko, 2.5 years old. Si Wick-Wick, almost 2 years old. Yan yung unang anak niya. And then si Wanda, 9 months. So, hindi na sila babies. Ito. Diba, madali lang guys. Preparation ng mga dog. Oh, yun. Tumahal ang aking anak. Guys, sa sitaw naman tayo. Ganito lang ginagawa ko. Pero dapat na kasi parit lahat ha. Iba yung sa kalabasa, iba yung sa sitaw. Para hindi magka hawa-hawa, hindi masisira. Kasi ang mga to may iba't ibang texture eh. So dapat hiwa-hiwalay. Na-check ko na to kanina. Wala naman siyang uod, kaya diretso na lang yung hiwa. Ganito lang. Diba? Ang dali lang guys. Mga pure mom dyan. Kung gusto nyo ng mga healthy tips sa mga anak nyo, ito yung mga magandang gulay na ibibigay sa kanila. Garantisado, subok mo na to. Ma'am, sa next video ko, magluluto naman ako ng mga pagkain na para sa kanila. Para mas sa mga pure babies natin dyan. Sarap na sarap sila kapag ano, sitaw. Tapos giniling na beef. Yun, sarap na sarap sila dun. O, dalawa na yung nagawa ko, guys. Diba? Ngayon naman, kamuti tayo. Babalatan ko lahat to. And then, ganun din, chop din natin uli. Nag-peeler ako sa kalabasa, pero sa kamuti, ginagamitan ko na kutsilyo. Kasi malilit lang itong size na to. Ang pinili kong kamuti, guys. Tignan nyo. Kulay, ano siya, mag-orange-orange. Ito gustong-gusto nila to eh. Gusto din nila yung ubi ang kulay, pero mas gusto nila itong kulay na ganito. Dati, 40 lang isang kilo nito, ngayon, 50 na. O, diba, nagmahal na talaga lahat. Nagmahal na lahat. Tayo na lang ang hindi nagmamahal. Char! Diba, may pure babies naman tayo nagmamahal sa atin, diba? Chop-chop-chop lang dyan. Ganito lang, mag-prepare ng pagkain ng mga anak natin. Mga pure mom dyan. Ito na guys, chop-chop na lang ulit tayo. Kamote. Please like, share, and subscribe, and comment down below kung may mga suggestion kayo, kung may mga gusto kayong i-add or something, magbigay kayo ng ideas, share-share lang, carry-carry lang. Ayan, ang dami na ako na-chop guys. I-chop ko na lahat. Pagkain na nila ito rin sa linggo. Kasi sabi ko nga sa inyo, tatlo sila. So, hindi naman sila ganun malakas kumain ng katulad ng mga big dogs. Ang big dogs kasi talagang siguro ano, kapag anuhin mo ng pabayaan mong kumain or i-allow mo siyang kumain, siguro kalahating kilong karne mauubos nila. Or 1/4 ganun na karne.
kayang-kaya nilang ubusin. Kasi ito mga anak ko eh, kung minsan pag i-allow ko silang kumain, pag ano, kasi winawatch ko rin yung mga diet nila. Kasi siyempre ayaw nating ma-obese o kaya unhealthy naman kasi sa kanila. O naman, ngayon naman guys, sayuti na tayo. Sayuti! Ginaganito ko muna kasi madagta. Marami siyang ganito, dagta. Ngayon ako pag nag-chop ako ng sayuti. Mas gustong-gusto nila to pag itong sayuti na to. Bubuild mo siya with malunggay, dahong malunggay. Tapos bubuild mo siya with ano lang, ginger. Ay, ang gana nilang kumain. Sobra. O, ito na siya. Chop ko muna siya guys ha. Come on guys. Please follow me. Like and subscribe and comment down below lang. Sa mga newbie katulad ko. Chop chop chop. Ito siya guys. Oh. Diba? Kulay sa yuti. Apat na sa yuti. Try nyo lang po sa bahay nyo guys. Bigyan nyo sa mga anak nyo. Sa mga pure babies nyo. Ito na po yung finished product natin. Ay, finished chop natin sa sayuti. Sayuti. Ngayon naman, dito na nagluluto ako, meron silang ginger. Antioxidant din to sa kanila. So, ito, sinachop ko na rin siya. Piniprepare ko na siya. Naglalagay ako ng bawang saka ng ginger. Garlic and ginger ang nilalagay ito, guys. Oh, i-chop ko na rin siya guys. Ganito lang. Kasi ilalagay ko to kapag nilaga ko yung karne nila o kaya yung gulay nila kasi boiled lahat. Hindi pwede ang ano sa kanila. Ganyan lang siya kalalaki. O tapos ilalagay ko na siya. Magkasama sila ng bawang. Pero kunti-kunti lang nilalagay ko. Hinahati ko yan kasi kunti lang yung iluluto ko. Siyempre matapang naman kapag ano. Kapag marami kang ilagay na ginger, luya. O, ganito lang. Sinachop ko lang siya. Naka-prepare na siya lahat. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe, and comment down below. At magbibigay pa ako ng maraming tips sa susunod na videos ko. Thank you! Ito na yung finished product natin. Ito na yung nakat natin. Ginger and garlic. Sayuti. Kamote. Squash. Saka beans. Try nyo po mga ka-pure moms. Masarap po ito para sa alaga natin. Para sa mga pure babies natin. O, ilalagay ko na siya sa fridge ngayon. One by one. Para pag kukunin ko siya, at magluluto na ako. Para pag magluluto na ako, madali na lang. Dakot-dakot na lang tayo. Thank you!